Good morning mga yaba. Kakaiba ngayon ang ating nasa harapan. Kita nyo may mga bote. Pero hindi tayo magiinuman. So, pasensya ka na, hi. Ngayon ko lang nagawa ng video yung aking ipinangako sa'yo. Charot. Kasi, ganito yon. Mga yaba. Yung kaklase ko nung elementary hanggang high school, pinadalhan niya ako ng parcel. Matagal na to, nabuksan ko na nga eh. Gumagawa kasi siya ng mga stickers at iba't ibang klaseng personalized na label or sticker. Ayan. Highly touch. So, ito ay label ng mga condiments. Oh, Jiva. Bigay na lang ko sa akin ng libre. Maraming salamat, hi. Lagay ko na lang dito yung ano niya. Yung Facebook page. Para kung bet ninyo magpagawa, message nyo lang siya. So, ito yung laman ng padala niya sa akin. Ito. 4 pieces. Ayan, lalagay natin ito dito. Oh, diva. Ganun. Tapos ito, alam niyo na, halata niyo naman siguro kung ano tong bote na to. So, nagpakalasing muna ako. Nagpakalasing muna ako para makaipon ako ng 4 na bote. Ayan. Tapos tinanggal ko yung label niya. Binabad ko muna siya sa tubig. Mga 1 oras. Tapos kinuskos ko siya. Ayan. Naging malinis na. Nawala na yung label niya. Dahil ito ay lalagyan natin ng sarili niyang label. So ilagay na natin itong mga to. Ayan. Ito, mga liquid condiments. Yan. So, 4 pieces yan. Oh, diba? Tapos, ito naman, tong mga to. To, binili ko to sa Shopee ba or Lazada. Basta, binili ko lang din to online. Ito naman lalagyan ng mga solid condiments. Tabi muna natin to. Ayan o. So, meron siyang kutsara. Hindi ko pa siya nahuhugasan kaya medyo diba? Madumi pa siya. So, i-attach mo lang to dito. Yan, ganun. See? Tapos, lalagyan din natin siya ng label. So, 5 pieces ito na binili ko sa online. Lalagyan din natin ng label. Yun. Hugasan ko muna itong mga bottles na to. Ayan, so na-assemble at nalinisan na po natin yung ating mga garapon para sa solid or powdered condiments. So, maganda siya kasi meron siyang parang rubber dito sa gilid. So, kunyari, asukal yung nakalagay mo dito. Hindi siya basta-basta mapapasok ng langgam. Kasi tight naman yung kanyang sara. Kahit na tatanggal-tanggal lang siya. Ayan. So, maglalagay na tayo ng mga labels. Ito yung mga labels na padala ni Highly Touch. Shout out sa iyo, Hi. Maraming salamat sa pa-early Christmas tarot. Ayan, oh. Oh, di ba?
So, pasensya kayo, baliktad ang aking, ano, baliktad ang aking camera. So, marami siya. Merong coffee, powder, paprika, garlic powder, ano to, chili powder, ground pepper, sugar, whole pepper, and salt. So, sticker lang to. Tatanggalin lang natin yung yan. Lalagay na natin. Oh, diba? Napakagaling. Maraming salamat, hi! Sosyal. Saya-saya. Whole pepper. So, ay, tabingi. Ang ganda ng pagkakagawa niya. Ganun lang, napakabilis lang ikabit. So, itong importante to sa akin. So, bibili pa pala ako ng tatlong ganito. Ngayon, ito naman ang ating lalagyan, yung ating mga liquid condiments. White siya, hindi nyo makikita. Makikita nyo yan mamaya pag nailagay ko na dito sa bote. Ganda-ganda. Fish sauce. Oh, diba? Tapos, another one. Cooking oil. Cooking oil. Ayan, so tapos na po tayo sa ating paglalagay ng label ng ating mga condiments. Ayan, so napakaganda niya, di ba? Kaya kung bet nyo rin na magkaroon ng gantong mga labels, kontakin nyo lang si Haile sa Haile's Touch Facebook page. Ilalagay ko dyan. Kung saan man dito banda. Kung saan man dito banda or dito sa baba. Para magkaroon din tayo ng mga ganito. So, di ko lang alam kung nagpo-provide din siya ng bote. Pero ako kasi sariling bote ko to. Tapos ito binili ko online. Napakaganda niyang tingnan. Lalo na kung mahilig kayo magluto-luto. Yan, diba? Sosyale ng dating. Alright, so hanggang dito na lang ang ating video at malaki na naman ang aking eye bags. Maraming salamat sa inyong panonood at sana nagkaroon kayo ng idea kung paano i-organize ang ating mga condiments. Alright, maraming salamat sa panonood. Paalam!